In this video, explain natin na mabilis paano ba mag-trade using Binance Futures Trading. So step 1, make sure na dapat meron kang Binance account. So kung wala ka pong Binance account, and if you want to help support this channel, punta ka lang ng bio ko, then click mo lang yung link doon sa ilalim para makapag-register ka through my affiliate link. Otherwise, punta ka lang ng Binance.com, then click ka lang ng account. Now step 2, verify your KYC. So to verify your KYC, punta ka lang ng profile mo, hanapin mo lang itong identification, then submit mo lang yung mga requirements. Now step 3, deposit and transfer funds to your Binance Futures account. So para magawa mo to, click mo lang itong wallet, punta ka lang ng fiat, and make sure dapat may laman itong USDT mo. Kasi yun yung gagamitin natin pa magta-trade na tayo. So pag may funds na USDT mo, punta ka lang ng wallets, hanapin mo lang tong futures, then click mo yun, tapos mapupunta ka na ngayon dito. So dahil wala pang laman tong account na to, at kung nakapag-deposit ka na doon sa spot wallet mo, what you're going to do next is click mo lang tong transfer, then lalabas to after. So kung nag-deposit ka na $100, ang gagawin mo lang dyan, lagay mo lang or make sure na you're going to transfer fiat and spot to your futures account. So lagay mo dito $100 kung yan yung amount na dineposit mo. Then after that, click mo lang confirm, then automatically lalabas na siya dito. So dahil training lang naman to, example na naman to, wala akong ginawang fund since I'm also using this as a dummy account. And now, kung may fund ka na dito, next tayo, punta ka lang ng derivatives, then click mo lang tong USDSM futures. So next step, fourth step, pag nandito ka na, click mo lang to nasa gilid because dyan ka ikita or dyan ka pipili ng trading pairs mo. So suggestion ko, dahil bago ka, click mo lang muna or search mo BTC USDT Perpetual. So pang limang step ngayon, this time, select if you're going to use isolated margin or cross margin. Pag sinabing isolated margin, kung magkano ginamit mo funds no nag-create ka ng trade, yun lang yung gagamitin ni platform. So let's say kung $100 yung dineposit mo, then $10 yung ginamit mo nung nag-trade ka and something went wrong, then ang up to $10 lang yung pwedeng mag-loss sa'yo. Pero pag ang ginamit mo naman ay cross margin, let's say, nag-trade ka, buong capital mo doon sa Binance Futures mo yung naka-allocate or nakataya. Siguro create na lang ako ng next video para mas ma-explain ko ito na maayos. So 6th step, size positioning. So importante, kung bago ka, gamit ka lang muna ng 1% ng trading funds mo or sa trading funds mo dito sa Binance Futures Trading. 7th step, create take profit and stop loss. And lastly, last step, if you think market will go up, long your position. And if you think market will go down, short your position. And suggestion ko, kung bago ka, gamit ka lang muna ng low leverage para hindi agad masunog yung funds mo. I hope nakatulong.